Lord, ito ba yung kaparusahan mo sa mga nagawa kong kasalanan? Lord, tama na. Pwede ba? Ilang taon na akong nagdusa. Kulang pa ba lahat yun, Lord? Nagsisi na ako, Lord, sa ginawa kong pang-iwan sa pamilya ko at sa asawa ko. Lord, may bukas pa bang naghihintay sa akin? O hanggang dito na lang ako? Ayoko na. Give up na ako. Ayoko na sa mundo. Goodbye, everyone! Monster naman. Hey. Happy New Year. Clap your hands. Dali. Sagutin mo si Mami. Monster. 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 Cute-cute naman ng baby na to. Monster. Dali. Monster. No monster. Peek-a-boo na. Oh, peek-a-boo naman. Peek-a-boo. Ma, anong nangyari sa'yo? Kumusta ka na? Anak, abot langit ang pagsisisi ko sa ginawa kong pang-iwan sa inyo noon. Naging tanga at bobo ako.
naging desisyon ko. Anak, kaya nandito ako para humingi ng kapatawaran. Yung pusong humingi ng kapatawaran sa ginawa kong pangiyawan sa inyo noon at sa papa mo. Isa sa mga tanong ko sa sarili ko kahit noon pa man. Ma, bakit? Bakit mo sinira ang pamilya natin? Wala akong galit sa'yo, ma. Pero tanong sa utak ko ang madami. Noong panahon, malayo ako sa inyo. Doon ko na-realize na katanganan pag-iwan ko sa pamilya ko. Mas pinili ko yung sarili ko. Mas pinili ko yung sarili kong kaligayahan. Sumama ako sa ibang lalaki para maramdaman ko yung pagmamahal na hindi ko na nararamdaman sa papa mo noon. Pero mali ako. Mali ako sa naging desisyon ko. Mali yung pinili ko. Yung akala ko na mas magiging masaya ako sa piling ng ibang lalaki at ibang pamilya. Habang tumatagal, hindi kami naging maayos. Yung kinakasama ko. Sinayang ko yung pamilya ko. Akala ko mas magiging maayos yung pagsasama namin. Hindi pala. Sumama ako sa isang tao na akala ko maayos. Di masama din palang ugali. Ma, noon pa man, mas pinili kong intindihin ka kaysa magtanim ng pot sa'yo. Ma, bumalik ka na, ma. Ayusin natin yung pamilya natin. Pero, paano si ate mo? Ginagawa niyan dito. Buhay pa pala yan? Ate. Masakit ba? Hindi masakit yun. Dahil mas masakit yung namatay si Papa dahil dyan. Dahil sa ginawa niya sa pamilyang to.
Si Papa, na walang ibang inisip, kundi mamasaya tong pamilyang to. Na walang tayo ng ama dahil dyan. Bakit bumalik ka, ha? Bakit bumalik ka? Bakit? Dahil failed yung pamilyang nilipatan mo? Dahil failed yung lalaking pinalit mo kay Papa, ganun ba, ha? Pati, tama na. Pag-usapan na lang ng maayos. Maayos to po, Choy. Ang hindi maayos, yung babaeng yan! Ate, pagbalik na rin naman natin ang mundo, nanay pa din natin siya. Nanay? Nanay na makasarili! Nanay na walang ibang inisip! Kundi sarili niyang kaligayahan! Nanay na hindi nagpakananay sa atin! Anak, tama ka. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa mga naging desisyon ko. Manoon pa man, wala nang kapupuntahan yung desisyon mo. Ilang beses ka naming pinigilan. Pero sadyang malandi ka lang. At gusto mong tumikim ng iba. Ate, respeto naman. Respeto? Paano ko ibibigay yung respeto na siya mismo hindi niya kayang ibigay sa sarili niya? Umalis ka na. Umalis ka na. Kung ini-expect mo yung kapatawaran ko? Hinding-hindi mo yun makukuha! Ulis! Ma! 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 Anak, salamat. Salamat sa pagsubok na maayos ang usot ng pamilya natin. Ma, sorry. Hindi ko rin naman masisisi si ate sa kung anong nararamdaman niya ngayon. Totoo naman kasi man na mabigat ang mga nangyari sa nakaraan. Kaya nga, anak, lalayo muna ako.
Hayaan mo muna si ate mo na mag-ilom yung sugat na dulot ko sa puso niya. Wala akong karapatang magmadali. Dahil kasalanan ko. Pero ma, saan ka mag-i-stay niyan? Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Kaya kong sarili ko. Ba yung kaparusahan mo sa mga nagawa kong kasalanan? Lord, tama na. Pwede ba? Ilang taon na akong nagdusa. Kulang pa ba lahat yun, Lord? Nagsisi na ako, Lord. Sa ginawa kong pang-iwan sa pamilya ko. At sa asawa ko. Lord, may bukas pa bang naghihintay sa akin? O hanggang dito na lang ako. Ayoko na. Give up na ako. Ayoko na sa mundo. Goodbye, everyone! Ah! Ay! Ano ba, Bea? Bea, bakit na... Bakit naman naisipan mong tumalon dyan? Ayoko na, Be. Mamamatay lang din naman ako eh. Aaga ako na lang. Ayoko maghirap. Ayoko maging ugly habang nabubulok ako, Be. Ha? May sakit ka? Oo. AIDS, Be. Ay, wait. Sino ka ba? Bakit ko sinasabi ito sa'yo? Annette. Annette ang pangalan ko at tulad mo rin, may malalim din akong problema. Pero, hindi ko maisipang magpakamatay, ha? Hindi, wow. Ikaw na yung strong. Ay, wait. Saka pupunta? Hindi ko alam. Ebe, wag mo namang tapusin yung buhay mo. E anong gagawin ko? Magdadasal para mawala yung problema ko? Yung sakit ko? Ha? Dasal? Ano kaya? Madadaan pa kaya sa dasal yung mga problema ko? Problema natin? Baka. Eh, lagi naman ako nagdadasal eh, pero dito pa rin yung problema ko. Mas lumalala. Mas lumalaki. Baka may kulang doon sa prayers mo, Bill. Ano kaya kung mag-alay-lakad tayo? Papunta katedral ng Ate Polo. Sabi-sabi kasi, pag nilakad mo itong daan papuntang katedral, sa dulo nito, pwede kang magdasal sa Panginoon at humiling. At tutuparin niya ito. O di ba? Pungga? Ipapanalangin ko na sana maging healthy ako ulit. At pumulang Aida ko. At maka-aura ulit, di ba? At saya. O ikaw, ano yung dadasal mo dun sa dulo ng lakad? Pagdadasal?
hihilingin na mapatawad na ako ng mga anak ko at maging maayos na yung pamilya ko. Wow! Ang bigat, ha? So, ano? Alaylakad na tayo? Para matupad na yung mga panalangin natin. Oh, ano? Kasama ka? Sa katedral ng Antipolo. Eh, lalakarin natin. Eh, di ba? Ang layo nun. Yun yung sakripisyo dun, be. Sama ako. Di go! Good! Mema, ganda! Tara! Grabe! Ang bilis ng panahon! Magtakan mo, nakatatlong palitan ng pangalan ng building na yan. Dati, Cherry Podirama yan. At naging SM Cherry. At ngayon bago na, naging SM Downtown Antipolo na. Hala! Ibig sabihin, wala talagang permanente sa mundo. Lahat pwede magbago. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, pwede palang magbago pagdating ng panahon. Kaya napapaisip tuloy ako. Baka may chance tayo. Baka samahan lang natin ng sakripisyo. Magbago ang buhay natin. Di ba, be? Tara na, be. Punta na tayo sa katedral. Kalma, pwede ba magpahinga muna tayo? Naman. Sige, dyan o, umapo ka. Ay, pagod. May iba tayo? Pwede ba magtanong?
Anong nangyari pala sa pamilya mo? Bakit nasira? Kalanan ko. Ako yung nang iwan. Naghanap kasi ako ng sobra at higit pa sa kaya ko. Wala, hindi ka rin katulad ko! Hindi naman. Pakiramdam ko lang kasi. Hindi ko nakikita yung halaga ng pagkababae ko sa asawa ko. Ayun. B! Bakit gusto mo pang mabuo pamilya mo? Bakit gugustuhin mo pang bumalik sa kanila? Eh, kung ikaw lang din naman dahilan ng pighati nila? Para sa Aida, tuloy ang walkathon. Never give up! Talaga bang naniniwala ka na matutupad yung huling mo? Eh bakit may choice pa ba tayo? Sa kalagayan natin ito, may iba ba tayong choice? Kundi magtiwala na lang at maniwala. Ang hirap pala. Inatake ako ng gout. Pang may arthritis na talaga ako. Ebe, ituloy na natin to. Nasimulan na natin eh. Para sa regalo ng Panginoon na pagaling mo mula sa sakit mo, di ba? Yes! Go, go, go! Sige, te! Tara na! Gusto ko yan. Tara! Tara! Rilisan mo! Oh. Alam mo, be? Excited na ako sa ibigay sa atin ni Lord pagkatapos ng sakripisyo natin to. Magiging maayos na rin yung pamilya ko. Makakasama ko na yung mga anak ko. Mapapatawad na nila ako. Our song shall rise.
okay lang yan, be. Okay, di ba? Ikaw nga may sabi. Sakripisyo, di ba? Malakak ko, nananakit na. Our soul shall arise to thee. Ang ating mag-aasa! Itong sinabi kong tanan ay inyong paniwalaan. Bawat kalukuhanan kami ng malay na rosiyang pagnabasa. Huwag na pagtanggap at maliwanag na kaisipan. Yun pala yung blessing na mabibigay sa atin ni Lord. Yung maliit na sakripisyo natin sa pag-aalay-lakad. Nalinawan na ako. Dapat tanggapin ko yung resulta ng lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Na dapat ipagpasa Diyos ko lahat ng bigat na nararamdaman ko. At dapat lagi kong iisipin na nakatingin lang sa atin ang Panginoon Diyos. Sa lahat ng ginagawa natin, at hinahayaan lang niya tayo. Na magkamali para mas matuto pa tayo sa buhay. Wala akong ibang sinisisi sa nangyari sa buhay ko. Kaya ibinabalik ko na sa Panginoong Diyos ang espiritu ko. Sinusuko ko na sa Kanya ang buhay ko. Grabe! Ang lalim ng lalim mo, be, ha?
alam mo ba, ako din, nalinawan na rin ako. At umaasa ko, after this, magiging okay na rin ako. Ay. Mawawala ang sakit, pero ang pananampalataya, hindi. Yung lakad na to, nagturo sa atin sa tamang direksyon ng buhay. So, paano, te? Magkikita pa naman tayo. Oo naman. Sa, so, Facebook na lang? Ano sige. Facebook mo? Ah, sige, add mo ako. Annette Bermudez. Ate! Ate! Maraming salamat sa lahat na nanood ng aming Lenten special at maraming salamat sa Espresso dahil sa kanilang napakasarap na house blend Arabica. At sa lahat ng coffee lovers dyan, kung gusto nyo ng quality beans, i-message nyo na ang Espresso sa kanilang Facebook page, Espresso PH.